Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ikalabing dalawa sa buwan ng Oktubre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, kahandaan, disiplina at kampanya laban sa droga binigyang puntos ng bagong upong Philippine National Police Regional Director ng Mimaropa. BIR nagpapasalamat sa mga taxpayers sa kooperasyon sa pagbabayad ng buwis. At upang mapanatiling ligtas laban sa kagat ng aso, programang anti-rabies vaccination patuloy. At sa detalye ng ating mga balita, upang maparami ang lahi ng uri ng kalabaw na nagbibigay suporta sa mga lokal na magsasaka, nagbigay ng ayuda ang Philippine Carabao Center katuwang ang Provincial Veterinary Office sa pamamagitan ng artificial insemination na pinagtulong-tulungan ng mga nasabing ahensya sa pangunguna ni na Provincial Veterinarian Grimaldo Katapang at Philippine Carabao Center AI Technician Raynor Garcia, Provincial AI Coordinator Pepito Inco at iba pa. Ang artificial insemination or pagsusumpit ng isang paraan upang mabilis ang pagdami at mapanatili ang populasyon ng kalabaw sa lalawigan at isinagawa ang nasabing proyekto sa ilang bayan gaya ng Nauhan at Pola kung saan ay tatalang ang mababang bilang ng populasyon ng kalabaw. Umaasa naman ang pamahalang panlalawigan at lokal na pamahalaan na magiging matagumpay ang nasabing proyekto na para sa mga magsasakang Mindoreño. Samantala, patuloy pa rin ang kampanya laban sa rabies kung saan dito sa lalawigan, tuloy-tuloy ang sinasagawang libreng rabies vaccination sa pakikipag-ugnayan na rin sa mga barangay. Bagamat wala pa unong naitatalang panibagong kaso ng rabies, mahalaga pa rin na mapanatili rabies-free ang isang pamayanan kung saan parte ng responsibilidad ng mga may alaga ng aso na regular na pabakunahan ng anti-rabies ang kanilang mga alaga. Kaugnay nito, panawagan ng PROVE sa lahat na makiisa sa programang ito upang walang mapahamak dahil sa kagat ng aso. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Ipinagdiwang ng barangay komunal ang kapistahan ng patron nito na si Nuestro Señora del Pilar, adose ng buwang kasalukuyan. Maliban sa mga gabi-gabing palabas, hindi nawala sa selebrasyon ang bargain kung saan mabibili ang iba't ibang produkto sa murang halaga. Mabenta sa mga kabataan ang mga laruan, gayon din naman sa mga matatanda ang iba't ibang gamit sa bahay. Samantala, Linggo nang magkaroon ng kauna-unahang amateur boxing tournament sa nasabing barangay at sinundan ito ng iba pang mga palabas na nagbigay ng kasiyahan sa mga residente ng nasabing barangay. Sa ibang balita, kalinsabay ng tax mapping ng Bureau of Internal Revenue kung saan kasalukuyang isinasagawa ito sa lungsod ng Calapan, ayon kay BIR 63 Assistant Revenue District Officer Benjamin Cruz Jr., bagamat may mga ilang mga baylasyong na itala gaya ng pagkakamali sa paggamit ng resibo o hindi rehistrado kung saan napatawan anila ito ng kaukulang multa, maganda pa rin aniya ang resulta ng kanyang paglilibot sa mga establishmento sa lungsod. So, ang magiging resulta ng ating tax mapping, although may mga ang trust po talaga ng ating tax mapping is information campaign,
to update the taxpayers o kaya naman to remind them kung ano yung mga basic requirements na dapat nilang i-comply. May mga nakita pa rin po may mga pagkakamali. Now, dahil po ikinoconsider namin ang pagkakamali being inadvertent, ibig sabihin ay mga simple mistakes lamang, sila po ay pinagbumulta na lamang namin. We have not yet initiated judicial actions against them. Sa kabila nito, lubos na pasasalamat naman ang ipinaabot ng opisyal sa lahat ng mga taxpayers sa lalawigan dahil na rin sa kooperasyon ng mga ito na nagresulta sa magandang performance ng tanggapan kung saan itong buwan ng Setyembre nang makamit ang ika-apat na pwesto sa buong rehiyon, samantala nitong Enero hanggang Setyembre nang makamit ng BIR Calapan ang pwestong ikalawang pwesto sa buong rehiyon na may pinakamataas na koleksyon. Ipagmamalaki ko po at the same time ay papasalamatan ko na rin yung ating mga mambubuwis na sa buwan ng Setyembre nahigitan na naman namin ang aming collection target. For rating po sa region, I think Calapan placed 4th place sa regional level po namin. So for the period from January to September, nahigitan po namin ang aming collection by around 4%, 4 or 5% I think. And sa regional level po, sa criteria na yun, number 2 po ang Oriental Mindoro. So far, we are doing good with the collection sa pakikisama po ng ating mga mambubuwis. Antabayan ang iba pang mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matatandaan nito lamang nakaraang ikasyam ng Oktubre nang maupong panibagong Regional Director ng Nima Ropa, ibinahagi ni PNP Regional Director Police Chief Superintendent Melito Mabilin ang kanyang magiging direktiba sa kapulisan. Aniya ipagpapatuloy pa rin ito ang nasimulan ng naiwang proyekto ni Retired Police Superintendent Artemio Hikbat. Uunahin umano niya ang police personnel particular na sa disiplina. Rewards and punishment ang unaan niyang direktiba sa mga tauhan nito at kung anuman ang kaso ng pulis ay dapat na maresolba sa lalong madaling panahon. Lahat ng mga kaso ng pulis ay dapat na maresolve within the required period of time. Hindi dapat magtagal ang mga kaso ng pulis dahil meron tayong instruction for zero backlog. Zero backlog. Yan yung sa more on the administrative ng mga tao natin. Now, sa operational side, yes, sinabi ko na ang isa nating gagawing panuntunan as a team Mimaropa, yes, is we will not
we will make Mimaropa not only home of the eco warriors, we'll make Mimaropa also home of the road warriors. Ang ibig kong sabihin diyan, dadagdagan natin ang ating tao sa kalsada, meaning police visibility, dahil alam natin na deterrent yung presence ng police sa kalsada, presence ng police sa barangay. Hinggil naman sa nalalapit na eleksyon, nagpakalat na ng sulat sa kapulisan hinggil sa isang secured and fair election sa buong rehiyon, lalong higit umano sa mga loose firearms, wala at expired na lisensya na nagiging gamit sa krimen. Ngayon pa lang, i-intensify natin yung ating campaign sa proliferation ng loose firearms, kasi alam naman natin na meron pa tayong mga reports ng mga loose firearms sa area natin. So, pag-iibayuhin natin yung ating kampanya laban sa mga loose and unrenewed firearms. Loose yung mga walang lisensya at hindi nakarehistro, at yung unrenewed, yun namang may mga lisensya na hindi na nag-renew ng firearms. Yung may mga hindi nag-renew, patadala natin sila ng sulat na i-renew nila. And then of course, we will look into reports na mayroong mga criminal gangs na pwedeng mag-engage sa partisan political activities. So titingnan natin ang lahat ng to. But meanwhile, ini-implement na namin yung certain provisions on the PNP's letter of instruction for a secured and fair election this coming 2013 national and local election. Sa huli, umaasa naman ang buong kapulisan at pamunuan nito sa buong kooperasyon ng tauhan nito at mga mamamayan. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Perwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Hinggil pa rin sa nalalapit na pagdaraos ng batang Pinoy, Southern Luzon Leg, sa darating na 23 hanggang 27 kung saan mapalad ang Silangang Mindoro na maging host ng isa sa mga prestihiyosong palarong pampalakasan sa bansa. Patuloy ang paghahanda dito ng pamahalang lokal kung saan maging ang mga negosyante sa lungsod ay nagbigay na ng pagsuporta sa nasabing aktibidad. Ayon kay Provincial Tourism Officer Orlando Tizon, kinatutuwa nila ang aktibong pagsuporta ng mga private business establishments sa lungsod na nagpapakita ng pagiging hospitable ng mga Mindoreño sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tarpaulins, streamers at anumang impormasyon na nagsasaad ng naturang gawain. Unang-una ay nais namin pasalamatan ang mga pribadong sektor sa suportang kanilang ibinigay sa Batang Pinoy Games na itong nagagalitin ngayon, October 23 to 27. Kasi sa ngayon pa lamang ay talagang makikita mo na yung kanilang kagustuhan na maging kabahagi nito. Sa ngayon pa lamang ay nariyan na yung mga posters, yung mga tarpaulin at saka pinapalabasan nila yung ABP production, yung audiovisual production na isinagawa para ipaalam sa mga tao na ito nga yung gaganaping event natin. At doon pa lamang, mararamdaman mo na talagang yung pribadong sektor at ang pamahalaan, particular pamahalaan panlalawigan, ay talaga nagtutulong-tulong para maging matagumpay ang
gawain ito. Doon ay lubos kami nagpapasalamat sa kanilang suporta. Samantala, tinatayang nasa 1,800 delegado ang inaasahang makikiisa sa batang Pinoy na nagmumula sa mga probinsya ng Region 4, A hanggang Region 5. Inaasahan naman ang maayos, sistematiko at matiwasay na pag-aarangkada ng aktibidad. Samantala, happy birthday kay Ate Mean, Kuya Ricky, Kenken at Marjun. At iyan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin po mag-log on sa www.tamarovision.net. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo C. Closa Jr. na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.